po inyong abang lingkod, Brother Romel A. Palma. At sa mga bago pa lang po dito sa ating YouTube channel, please subscribe po sa ating YouTube channel. Pwede po kayong makapagpanood din po dyan, no? And share also sa mga kakilala ninyo yung atin pong abang channel na ito. Huwag niyo pong kalimutan na mag-hit din ang notification bell for you to be updated sa mga videos po na ating i-upload. Huwag niyo rin kalimutan i-share, no, sa mga kakilala niyo, mga kapatid, sila man ay maging Katoliko o hindi Katoliko. And mga kapatid, iligaya muna natin mga sarili sa ating sa presensya ng ating Panginoon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you so much, loving Father, for having this night. And thank you so much for giving us a chance to serve you for this life that you bless us. Thank you so much. Maraming salamat, Panginoong Diyos na aming Ama, sa lahat ng mga biyayang aming natanggap. Maging ito man ay may kalakip na mga pagsubok sa aming buhay, kami po ay nalulugod at nagpapasalamat, and we're so very glad and thankful for having this program na patuloy kami na nagbibigay ng pagdedepensa sa pananampalatayang Katoliko, Ama, na itinatag ng iyong kaisang isang anak na aming Panginoong Hesukristo. Nawa ay i-bless mo ang lahat ng mga nakikinig, nanonood sa mga pagkakataong at sa oras na ito. I-bless mo po sila, ang kanilang mga mahal sa buhay, lahat ng mga nagkakasakit sa mga pagkakataong at oras na ito, nawa ay i-bless mo po, Panginoon. Ito ay idinadalangin at tinudulog namin sa iyo sa pamagitan ng iyong kaisa-isang anak, Ama, na aming Panginoong Hesukristo, sa pag-iisa ng Banal na Espiritu Santo, kasama sa panalangin ng aming Inang Birhen Maria, Señor San Jose, lahat ng mga anghel at mga santo sa langit. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Meron tayong 7 minutes and 49 seconds video na tatalakayin sa gabing ito. At para sa pag-unang tatalakayin natin, no? Ito yung nangyari. Ang nakabutan. Dibla. Pero kung ilang taon yung sina, ang sabihin ko yun naman, siba, isa, dibla. Isisan pa. Okay. Yun, mga kapatid. Nagtanong kasi tayo sa kanya tungkol sa how could she define the debate. Then we inserted sa Acts chapter 17:17. At ito po, mga kapatid, ay pinabasa pa natin sa kanya na si San Pablo mismo, no, San Pablo yan, ay nakipag-discussion sa mga Hudyo. Yung lingwahe kasi sa amin, sa Iligay, no, nakibais o kipagtalo siya, no, sa mga tatalino doon sa sinagoga. Doon mismo sa Acts, saan ay ipinapaliwanag ni San Pablo ang tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. My point there is kita sa kanya na if you are truly a Christian, which you bring Christ to people, meaning to say, you are willing to defend Christ sa kahit kanino man yan, without any alibi, kahit na sabihin natin na we are lack of knowledge, pero we are trying our best para madepensahan si Kristo sa kahit na sino mang tao. Pero mga kapatid, na tapo natin kapag discussion na nga yung patutunguhan, which we know that their opponents knows the arguments, ay nakikita natin na meron na silang marami ng alibi that they are saying na they are not in favor with the discussion, mga ganun po, mga kapatid. But titingnan natin maya-maya lang kung sino ba yung pinupunto niya o sino ba yung pinupuntahan ng kanyang salita. Kasi tinanong natin siya yung definition ng debate sa kanya, saan ba yun? Saan ba yun naaayon? O sino ba yung pinapatukuyan? Sino ba tinutukoy niya doon? Is it tayo ba o yung kasama niya na biglang pumasok po sa eksena? Ito sa ano, sa paborito nilang version ng Biblia. Tayo kaya natin dito, yung Acts 17:17, at ito po yung ating mababasa, mga kapatid. Therefore, he disputed in the synagogue with the Jews and with the devout persons and in the marketplace daily with those who meet with him. So, sabi niya, kaya't nakipagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinagoga roon, sa mga Hudyo at sa mga Hintil na sumasamba sa Diyos, at sino mang makatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. Sino man. So, there is no exemption, mga kapatid, kung si San Pablo ay makipagpaliwanagan.
kung titingnan natin, ito ay nakikipag-diskusyon siya, nakikipagpaliwanagan si San Pablo sa mga Hudyo doon sa sinagoga at sa mga hintil, kasi during that time may mga hintil na sumasamba sa Diyos. Yun po mga kapatid yung ginawa ni San Pablo, which we are doing right now, o sa atin pong panahon ngayon, ginagawa din natin, nakikipagpaliwanagan po tayo sa mga kahit na sino mga tao within regard our belief in faith to Christ. So, kasi, nakikita natin yung hindi siya pabor sa pakikipag-diskusyon, sa pakikipag-debate, pero ano ba yung magiging resulta nito sa kanyang sinabi? Pinabasa ko yan sa kanya to make her realize na hindi naman pala masama ang nakipag-diskusyon with the proper purpose lang. Ito mga kapatid, no, sa pagpapatuloy po natin sa kanyang video. Sa ano na rason? Distance to the truth. Pray ito na ng Diyo. So, prosa ko na hindi ba sila nga mag-video? Yan, sinasabi ko. Ina-explain ko na sa kanya ano ba yung purpose doon sa Acts 17:17. To stand for the truth. And sabi ko sa kanya, hindi naman na sinasabi ko sino makipag-debate sa akin. Ganun yung sabi ko sa kanya. Kasi, meron siyang binanggit doon ng nakaraang video natin na she's not in favor po sa pakipag-discussion debate. Kaya ayasin ko kung ano yung definition ng debate para sa kanya. Ito, sa pagpapatuloy mga kapatid. So, Kasi dito, nakita po natin na yung discussion niya sa part 1 and part 2, nakita natin doon na yung nakasentro yon sa faith alone or manampalataya ka lamang. And good work is not necessary or not needed for our salvation. Then we inserted na after natin makipagpaliwanagan sa kanya na hindi naman masama yung pakikipag-discussion o pakikipagpaliwanagan. Yun nga, we inserted yung Acts 2:17. Kasi para sa kanila, hindi na kailangan yung good works. Ano ba talaga? Ano ba talaga yung sinasabi ng talatang ito? Kasi merong kasing salin, no? Merong salin sa Biblia na faith without good works is dead. So, kaya nga, tinanong ko sa kanya. Pero yung binasa niya ito yung, tingnan natin yung binasa niya sa, even so faith, if it had not works, is dead being alone. So, yung kapag pananampalataya lang, walang kalakip na gawa, ay patay ito. So, yun yung sinasabi sa talata. And, kaya yung kanyang response doon sa James 2:17 na ating inipresenta sa kanya na faith without good works or deeds or works, no, is dead. Tingnan natin kaya ano yung sasagot niya sa atin. Yan. Mga kapatid, ito na. Magandang eksena dito. Pasok na yung kanilang kasama mga kapatid, no. Welcome po tayo sa kanya, no. Welcome natin yan na we greeted her kung sa Tagalog pa ay magandang hapon po. Yan ganun. Sabi ko sa kanya, mag-i-insert yan maya-maya, no. Akala ko kasi wag ano lang siya, hihintayin niya lang yung mga kasamahan niya. Pero tingnan niyo yung angas niya, mga kapatid. Ah. 2:17. Yan, pangiti-ngiti pa siya sa camera. Grabe. Tingnan natin mamaya kung ang ngiti na yan. Kaya lang, meron tayong ano dito, problema sa video. Pero isasalaysay ko pa rin sa inyo kung ano yung pangyari. Yan, ito po yung ginakasing nahalata yung video na tinatago lang. Pero nagpatuloy yung ating recording, audio na lang. Yung video ay hindi nakita. But I am here to elaborate, no? I-discuss natin kung ano yung pangyayaring doon. Dapat isipin mo sa ulo ng profession. Yan, siya na yan. Siya na yung nagtatanong na yan. Yung pastora ng Christian Bible Baptist Church na bigla nakisali. Sabi niya, ano yung religion, sir? Ganun siya, grabe, no? Nag-butt-in siya talaga, no? Nag-butt-in siya. Without any excuse, no? Nasabihin niya na kasi nag-uusap kami na kasama niya. Even though kasama niya yun, kaya nasabihin niya na lang with the manner, right manner, no? Excuse me, sir. Ano yung pa? Ganun, hindi. Ano yung pangalaman? Ganun, bigla, no? Grabe ang angas ito. Ako talaga.
Yan ang sabi niya. Ako sir, magpapakita ko sa iyo ng bersikulo. Okay, ito. Pansinin niyo yung sagot ko sa kanya. Verse 1 na pakita ko. Sabi ko sa kanya, okay, go ahead. Makita mo, okay, good. Yan, pinapasok ko pa siya pero ayaw niyang pumasok doon lang siya sa may sa labas. Doon lang siya mag, ano, magbubuklat ng kanyang Biblia. Sige lang, hindi lang ako magbubo. Kasi ito yan. Ephesians 2:8. Yan, bubunot pa lang siya ng talata. Saan niya sabi niya? Sa may Ephesians. Sabi ko siya 2:8. Hindi niya pa, binigay agad. Pero ito, babasahin niya pa rin. Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace are you saved by faith. And that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Yan, pansinin niyo po, binasa niya Ephesians 2:8. Babasahin natin dito sa ating daladalang, okay, dito sa ating King James Version din. Kasi, mga kapatid, nagbabasa din siya ng King James Version. Sa Ephesians 2:8, basahin kaya natin kung yan ba ay tumutukoy sa kanyang argumento o yan ba ay sumusuporta sa kanya. Ito po, mga kapatid, no? For by grace are ye saved through faith. Yan. And that not of yourselves, it is the gift of God, no? Sa King James Version 19:14. Sa kanyang binasa ay eto, pakinggan kaya natin ulit yung binasa niya. Yan. Yan daw ang binasa niya, mga kapatid. Nagpapakita daw yung ng kaligtasan. Yung kaligtasan talaga, salvation of the soul, yung sinasabi. Yan ito. Pansinin niyo ito, mga kapatid, ha? She is now explaining about faith. Sabi niya, tatlong klase daw yung faith. Pakinggan mabuti. Ang first na faith is salvation. Yan, first faith daw is faith in salvation. Okay. Oh, foundation ng ating faith, ha? Sabi niya. So, kung mga faith sa Kristo, magkakas mo na tayo, pagkatapos na kapal daw. And then, nagkaroon natin ang faith, ang mong pinatawag na sa matagadot ng katawad o yung faith daw ng pangalawa ay yung daily daw natin, yung daily na ginagawa natin daw, yun daw yung pangalawang faith. Kita na ang Diyos magaling mo sa aking mga kailanganon. That God will provide our needs, sabi niya. If you follow Him. Na if you follow Him, sabi niya. So, yung tatlo natin ang faith, ang mga blessing natin. Yung katlong faith daw, mga kapatid, is our blessed hope. Yan. Grabe sila ka-biblical, no? Tatlong faith yun, ha? Tatlong faith. Tatlong, three kinds of faith. Very biblical talaga. Ewan ko lang saan talata yun. Hindi pagpupupang na ang pinapatihan niya, makita mo sa mga nagyatawang na langit. Ang long faith, pag yung pinamention niya, kung yun niya, yung apostle Bill, pinapresent niya, isa kasubahan. Yan. Ito, bansinin niyo, mga kapatid, kung paano niya nililiko, nililigaw yung kanyang sinasabihan. Yung faith daw sa James 2:17, it's referred to one church. Ano kaya? Saan ba? Saan, sino bang scholar yung sumusuporta nito sa kanya? Pansinin nyo at huwag kayong matawa. Yan! Sabi niya, yung sinasabihan daw sa James 2:17, mga saved people. Wow! Ang galing. Palakpakan. Mga saved people daw sila. Pero ang tanong, sino ba yung sumusuporta na scholar na one church lang yung James 2:17 yung tinutukoy and mga saved people lang yung tinutukoy sa James 2:17? Ayan, pero wala naman, hindi ko na siya tinanong dyan, mga kapatid, dahil alam ko naman na hindi naman siya makakapagpakita ng kanyang reference kasi dahil lang King James Version, useless lang naman yun. Kaya nga ito yung mga magandang pangyayari dito. Eto, pasensya na, medyo kasi umiiyak yung aming chikiting, yung aming kids, no? Yan, nagrarato lang siya. Hindi niya alam kung ano yung sasabihin niya. Kung ano ba yung faith ba yun? Works ba yun? Yan, kaya bumunot ulit siya ng kanyang Biblia. Yun, faith without works is dead. Ang kanyang sinasabihan, sir, is mga saved people. Maniwala man ako sa iyo, hindi ka naman makakapagpakita ng talata sa Biblia na mga saved people 'yon. Gawa-gawa mo lang 'yon, interpretation mo lang 'yon, no? Ito. Ano ang gusto niya po sa din sa ila? Na magtuturo mo sa adlaw-adlaw na talata, pero hindi mo masusunod. Ito, yung sinasabi daw ni Santiago doon or sa James chapter 2 verse 17, na manampalataya kayo sa araw-araw. 'Yun daw yung sinasabi niya. Gagawin ba 'to? Halimbawa,
nagpungko ka. Tapos magbabaan. Pero kung nga karoon, may pagkao ko. Mm. Nung wala ka man, malili mo. Mm. Diba no? Mm. So nagpungko ka, may pagkao ka, pero wala ka malili mo. Yan, ito yung ina-explain niya tungkol sa James 270 na naniniwala ka, nananampalataya ka, na may makakain ka, pero wala ka namang ginagawa. Ayun. Yun yung kanyang maganda yung kanyang paniwanag. Pero saan kaya na kinuha ng mga safe people lang yun? At saka yun ay refer to the one church only. So what si Limon, pag magluho ka, na may pagdaan ka, pinagdaan mo, namadano ka, maghulag ka, pero hindi sa yun. Yan. Sabi niya, manampalataya ka, pero manampalataya ka na kailangan mong pa rin gumawa. Pero sabi niya, yung salvation daw ay hindi na kailangan pa yung mabuting gawa o gumawa. Yan, nagraratol na yung ating kaharap dito, no? Hindi pa tayo nagbubunot ng Biblia dyan. Deklaro ang sa Bible dito. Sabi niya, klaro daw ang sinasabi sa Bible dito. Ano ba yung sinasabi sa Bible na sinasabi niya? Ephesians chapter 2, na hindi pamaaring sa maluluhan ang tao. Na sabi niya, hindi daw pamamaraan yung good works sa tao upang maligtas ito. Sa Ephesians daw. Wala namang nabasa doon sa Ephesians na ganun sinasabi niya. Ginagawa niya lang yung kanyang interpretation, sariling pagkaunawa, ay nilalagay niya sa talata. Ito, pakinggan pa natin mga kapatid. Lubas. Ay, kung ano, sir. Pwede mo masamay direct sa verse. Okay, sir. Ito, ha. Ito yung napakaganda dito, mga kapatid. Tatalo na siya sa romance. Tatalo na siya. Well, sad to say, pasalamat po ako nung muna sa mentor ko, no, Brother Dwayne Cartohano, which he teach me na kapag ganyan yung argumento, yung kaharap nyo, huwag nyong papayagang tatalon. No, huwag yung papayagan tatalon sa talata. Kundi dyan mismo, ipako mo sa ginamit niya. No, ipapako natin. Tatalon siya. Doon mismo sa Ephesians, gusto ko doon maklaro ang lahat. Kaya nga, tatalon siya. Pero tingnan natin kung makakatalon ba yan. Kung magsiling kita na ang kaluwasan is pamaagi sa may buhat, sino nga tao perfecto din sa atin? Yan. Grabe. Yung argumento niya, sabi niya, kung ang salvation daw, yung kaligtasan, ay may pamantayan ng paggawa ng mabuti, sino ba yung righteous dito? Yun yung kanyang argumento. Alam naman natin na no one, except of our Lord Jesus Christ, na tao, na naging, Diyos na naging tao, and our Mother Mary, which is the Immaculate, no? Wala, gano'n na ganyan, diba? Even si Apostle Paul. Yan, yung sinasagot ko sa kanya. Wala. Kaya nga, tayo ay, tawag dito sa Tagalog, we're striving, no? Pero, hindi niya ako pinayaga na makatapos sa aking pagsasalita. Kaya, mga kapatid, klarong-klaro dito ngayon na itong kasama, itong pastorang ito ng Christian Bible Baptist Church, yung kasama niya na nagbigay ng definition ng debate ay pumupunta sa kanya or address to her, no? Kasi, grabe na talaga, no? Mainit na siya. Hindi, ayaw niya akong pasalitain. Pero tingnan natin anong magiging resulta dito. Sir, sa isa ka daw, sir, mo na lang. Makambal ka sa rin na wala sa lang. Ito na, namimersonal na. In one day, makakasabi ka ba, wala kang kasalanan. Kasi gusto niya talaga na good works is not necessary for our salvation. Kaya ito yung sagot natin. Kasi ang said, wala sing tao. Bible said na wala sing tao. Therefore, sir, Oh, yan. Hindi pa nga ako nakatapos. Grabe yung bastos-bastos talaga. Magbabat-ina. Sabi ko, I have said, or the Bible said, na no one is walang tao na walang kasalanan. Babati na sa agad, no? Gusto niya na siya na lang pakikinggan dito. Grabe. Nang good verse ito makawasa akon, yung wala sang tao makapit. Kung masama ka sa Romans. Pwede mo mabasa na yung verse. Romans chapter. Yan. Babasa naman sa ng Romans. Pero sabi ko sa kanya, pwede mo basahin yung chapter, yung verse, yung chapter to verse 10. Sabi ko sa kanya, verse 10. Ito. Pwede mo basa ang verse 10? Verse 10, Sam? Yan. Nawala na sa kanyang pag-iisip. Yung binabasa niya kasi Ephesians or Epheso 2:8. Pinapabasa ko sa inyo, yung karugtong lang. Hindi kakat natin, kundi i-contextualize natin. Verse 10 yung pinapababasa natin. Nagtatanong pa siya, verse 10 nang? Ganun daw sabi niya. Ewan ko lang kung yung kanyang pag-iisip ay intact pa ba yun. At kung binabasa mo sa Ephesians. Sige, Ephesians chapter 2 verse 10. Ito ha, pansinin niyo mga kapatid kung papaano niya pa ito. Kakantsawan, sasabihin niya pa sa akin na ako daw ay merong sariling interpretasyon. Pero, mga kapatid, kanina pa siya, interpret na interpret, hindi ko sinasabi na sarili mong interpretasyon yan. No? Para ipakinig, ipakita sa kanyang mga kasamahan na meron naman tayong manner na hindi tayo sasabihin na para bang tayo lang nakakaalam. Pero siya,
Tinggan nyo yung kanyang sasabihin dyan. Sa Bible, for we are His word machine, created by Christ Jesus to do works. Which... Yan, we are created by Christ Jesus to do good works. Pero tingnan natin ha, kung paano yung babaliin, o paano niya ito mamaliin. God, sir, Jesus Christ. Yan, Jesus Christ. Yung tama na nga, si Jesus Christ ngayon nag-create sa atin to, para tayo ay gumawa ng good works. Si Jesus Christ. Created into good works. Yan, dyan ako, dyan ko na siya, ni-stop talaga na, kanina pa siya kasi ayaw niya akong pasalitain. Dito na ako nag-umpisa na unti-untiin ko na siya. Para mag-brushing maayo. Yes, I know. Yan. Pakinggan niyo mga kapatid. I explain to her yung nakasulat. We are created by God, by Christ Jesus, to do good works. No? Para gumawa tayo ng mabuti, sabi ko sa kanila, sa kanya. Pero ano yung i-response sa atin mga kapatid? Nakakagulat yung kanyang response. Titingnan natin mamaya kung anong mas nakakagulat pa dito. I know. Yan, ito na. Diyan ako nag-insert sa kanya kasi ayaw niya na akong nagbabat-in na rin ako kasi ayaw niya na akong pasalitain, no? Sarili mong pamamahay, tapos hindi ka papasalitain. Gaano naman kagarapal yun? I know, na hindi kita tuon, na hindi kita perfecto sa kalibutan ngayon. Yan, ina-explain ko sa kanya. Oh, yes. Alam ko na hindi tayo perfecto sa mundong ito. Pero it doesn't follow. Pero hindi nangangahulugan na yung mabuting gawa. Hindi nangangahulugan na yung mabuting gawa ay hindi makakatulong sa atin upang tayo maligtas. Kanina habang nagsasalita ako sinabi niya ay ganyan kasi yung interpretasyon ng ganyan sabi niya ako daw nag-interpret pero siya kanina pa siya interpret. Nang interpret. Tayo nga si Eva kasi Adan, wala pa nagka sala. Ang purpose ng Diyos sa aton, maayo, musilingon, perpekto ang dalan mo, naging hatag sa Diyos sa aton, galing ang tao ang nag-isa. Ang muling ikina-explain na rin ako, so, Yan. Kita mo, no? Grabe siya ka-aggressive. Hindi niya na kayang alalahanin pa yung kanyang sasabihin. Even ako, no? Grabe na talaga. Grabe yung pagtitimpi ko sa mga pagkakataong yan kasi gustong parang yung bibig mo gustong-gusto mo nang magsalita pero pinipigilan mo muna yung parabang nanginginig ka na gusto mo na talaga siyang patulan pero awa po ng Diyos at tulong po natin ng Panginoon ay natapos po ito ng maganda at pakinggan pa natin yung ano pa yung susunod na pangyayari po dito kahit na hindi natin nakikita pero ina-elaborate ko lang po sa inyo. Yun na nangyayari na grabe talaga yung hyper nitong pastorang ito. Ni Apostol Paul. Kaya tinulungan ko siya. Hirap na hirap siyang mag-quote kung sino yung apostol na yun. Yan. Sabi sa Bible, ibigin sa mga yung lahat ang taong magawa. Yan. Sinasabi daw ng Bible, hindi daw sa mabuting gawa ang tao maliligtas. Pero hindi niya pa nabasa yan kahit na isang verse. Not of works. Yan. Sabi sa Ephesians 2:8, pansinin niyo mga kapatid ha, kung paano niya minamali itong Ephesians 2:8 na kanyang sinasabi dito no. O New English Translation naman, kung babasahin naman natin itong Ephesians 2:8, ito po yung mga kapatid niyo ating mababasa. For by grace you are saved. Ito, through faith, no? Through faith, naligtas daw. And this is not from yourselves. It is gift of God. Hindi daw ito sa good works, hindi na ito sa good works, pero mga kapatid, kahit na kailang beses man balik-balikan yung Ephesians 2:8, hindi mo talaga mababasa dyan na naligtas ka sa iyong pananampalataya at hindi sa mabuting gawa. Wala pong ganong sinasabi dyan, pero siya lang yung nag-i-insist. Hindi sa buhay. Anong klaseng ng works? Yan, kaya nagtanong ako sa kanya sa Ephesians 2:8, what kind of works? Anong klaseng works yung ibig sabihin o binabanggit sa Ephesians 2:8? Gusto ko sa kanya na basahin niya by context yung 15:16. Kasi kung bibasahin natin yung full chapter 2 ng Ephesians, it is refers into the circumcision. Yan. Yan yung dapat na pag-aralan muna ng mga faith alone. Good works! Good works daw. Good works daw yung sinasabi binabanggit doon. I mean, anong ginamit nila ni Apostle Paul sa Ephesians? Lagi sulat eh na. Yan, kaya tinanong ko sa ano ang ibig sabihin ni Apostle Paul
dyan sa Ephesians 2:8, bakit niya sinulat yan? Kasi gusto ko makontextualize na yun ay tumutukoy, refers to the works of circumcision. Na hindi ka naligtas dahil sa, yun, ay nagpa, nag, nag, kasi, para mapabilang ka sa Saudismo, kailangan mo muna mag-undergo sa circumcision. Initiation nila is circumcision, while our initiation in Christianity is the baptism. Yan po. Pero ini-insist niya talaga na yun ay good works, so yung 2:8. Yan. Pakinggan pa natin ito. Yan, ito. Pangalawa ko na yan sa kanya. Na pwede mo mabasa yung verse 15-16. Ano ang nagiging resulta nito kapag tayo ay mag-a-approach pa sa kanya na i-contextualize talaga natin. Hindi natin papayagan na tatalon-talon tayo. Ito mga kapatid, yung tip ko po sa inyo kapag merong pumasok sa inyo na ibang pananampalataya, huwag na huwag niyong hahayaan na kayo ay dalhin sa kanyang argumento na patalon-talon. Chapter verse. No! Dapat dyan mismo sa chapter na yan, verse. Para makontextualize natin, previous and after. So, ano ang ibig sabihin? Anong sinasabi ng konteksto? Yan. Ito, sabi niya. Pababasa ko sa kanya yung verse 15-16. Sabi niya sa akin, patawa pa yan, ha? Nagtatawa pa yan. Tumatawa pa yan habang sinasabihan ako. Wala kang Bible, sir? Tatawa pa talaga yan kasi yung buong akala kasi nila, yung mga Katoliko, walang alam sa Biblia. Yung mga Katoliko, decoration lang yung Biblia. Pangpaalikabok lang doon mismo sa altar. That's the impression of them sa ating mga Katoliko, which ito yung babaguhin natin mga kapatid. Na dapat, hindi ganyan yung impression nila. Dapat, yung Katoliko, hindi na dapat puntahan pa nila. Kasi, maybe, so, they will regret, no? Ito, makikita natin yung regret dito. Yan, ito na. Grabe na yung itong angas niya, makukuha ito. Kasi, hinaghanap na siya ng Bible. Ito yung response sa aking misis. Gano'n mo ba sa 15-16? Ano ba, Bible? Ayan, sabi. Tinanong ko siya, pwede mo ba mabasa yung 15-16? Sagot niya, sige. Ibig sabihin, babasahin niya na. Pero, nabasa niya ba? What kind of Bible? Ito naman yung misis ko. Sabi, anong klase ng Biblia? Ito naman yung aking sagot sa tanong ng misis ko. Yan. Sabi ko, kahit ano. Tanan? O, sabi niya ng misis ko, lahat? Okay, so sabi ko, okay, lahat. Okay. Sabi ko pa, pati yung Hebrew at Greek, ilabas mo na. Ito pa yung dagdag ko dahil. Yan. Sabi ko, pwede natin i-discuss yan dito. So, okay. Titingnan natin kung babasahin ba, i-discuss ba, o mag-walk out na lang sila. Ha? Ano ulit siya? Yan, nagpaalam na. Grabe na. Nakita niya yung Biblia kasi timing kasi ito, dati kasi before the typhoon Basyang and Agaton, yung aming mga books ay naka-display sa may tabi ng altar. After ng typhoon Basyang and Agaton, yung aming mga Bible at saka mga references namin dito ay tago na, hindi na masyadong nakikita kasi. Kaya laking gulat nila nung kinuha ni Mrs. yung mga Bible natin dito. Pati nga yung exorcism ni Father Sikia kinuha. Nung makita yon mga books, yon agad na nagpaalam. Nag-walk out na siya. Grabe yung angas siya, no? Hindi niya ako papa-insert. Pero nung inalabasan na siya ng gusto niya, ng hinahanap niya sa atin, ito naman pala yung parang aso na nabahag yung buntot. Ay, ganito, lalakad namin kami, sir. Yan. Sabi niya, ay, pero sir, lalakad na pala kami, sir. No, sabi niya ganun. Pero, sabi niya, babasahin niya. Binasa ba niya? Tapat ba siya sa kanyang mga salita? Yan, pero hindi. Kaya nga, hindi na ako hindi naman kasi maganda sa imahe na tayo ay parabang i-stop pa natin sila sa kanilang gusto na umalis na, no? Gusto nila lang lumabas na ng bahay. Oh, sabi niya, next time, sir, na maganda daw na ano, eh. Eto, sabi ko nga, open always itong bahay. Open for always the next time. Pero ang tanong, kailan pa yung nangyari? Nakita ko na sila, no? Kailang ulit ako silang nakita. And sabi niya pa kasi, may ano daw, baka daw magabihan sila. Pero mga kapatid,
Nung ako po ay lumabas sa may highway, nandoon po sila. Hindi naman sila parang nagmamadali. Kasi nakaupo lang naman sila sa kanilang tricycle. Na para bang pagkakita sa akin, ang sama-sama at sakit-sakit ng kanilang paningin. And yung isa pa nilang kasama, siguro nagkuha na yon ng picture and video. Okay lang. And yung bago pa lang pag-upo, sa part 1 pa lang, ay tinanong na yung pangalan natin. Binigay din natin kasi gusto natin ipakita sa kanila na tapat tayo sa ating mga salita. Kung ano natin sinasabi sa kanila, totoo yon. At nawa, no, mga kapatid, ipagpanalangin din natin ito sila kasi nakakita ko ng yung hard work nila sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Nawa ay, ano lang, parang kay Pastor Nawidora na ibalik sila ng ating Panginoon sa totoo talaga, nakawan. Yan sabi niya, maganda sir kung King James Version yung gagamitin. Anong sagot ko sa kanya? Yes, King James Version. Sinagot ko siya, okay yan, meron din kami dito. Ang sagot ko sa kanya, para sana na huwag muna silang umalis, pero hindi talaga nagpapigil. Yan. At doon, mga kapatid, nagtatapos po yung ating discussion sa Christian Bible Baptist. Na grabe yung angas ng kanilang kasama, no? Ayaw pa akong pasilatain. Pero bandang huli, siya din yung nag-decide na umalis na, mag-walk out na. At hanggang ngayon ay inaantay natin, mga kapatid, na mamasal sila ulit dito sa ating munting tahanan where we can share. No? Sabi ko sa kanya kasi, open naman tong bahay na to. Anytime, no? Bumalik kayo, sabi ko sa kanila. So, hanggang ngayon, no? Hindi na bumalik, kahit na yung kasamahan nila sa ibang mga bahay-bahay dito. Hindi ko na nakita, mga kapatid. Pero doon sa kanilang kuta, kasi nakadaan ako doon nakaraan, nandoon naman sila. Pero hindi na sila bumabalik pa dito sa aming lugar. So, yan po, mga kapatid, no? Nawa ay nakapagbigay din tayo ng kapupulutang aral, no? Sa ating discussion. At pagpasensya na po kayo sa mga technicalities and difficulties sa ating video kanina na nakikita natin na at naririnig natin na mayroong mga interruption, pero awa po ng Panginoon ay naging okay naman po yung resulta ng atin pong pakikipag-discussion sa kanila. So ang akin lang pong hiling at panalangin po sa inyong sa kanila, para sa kanila po ay the conversion.